Katapos ng 20 taon, isa sa pinakamagandang pelikula noong dekada 80, ngayon ay matutunghayan na sa telebisyon. Sine Novela presents Pasan Ko ang Daigdig. Kasama sina Gary Estrada bilang Kadyo, dating si Raul Aragon, Alessandra De Rossi bilang Luming, na noon ay si Princess Punsalang, Polo Ravales bilang Tony, dating ginampanan ni PJ Abeliana, Maureen Larrazabal bilang Bunny, dating si Deborah Soon, Mark Escudero bilang Isko, Jenica Garcia bilang Janet, Marco Madrigal bilang Griego, nooy si Mark Hill, Janine Desiderio bilang Rufy, dating si Marilyn Martinez, Raquel Villavicencio bilang Veron, Tony Mabesa bilang Lolo Ben, Jim Pebanco bilang Mang Herman, Sweet Ramos bilang Josie, and Miss Gina Alahar bilang Metring. Sa isang natatanging pagganap bilang si Metring na dating ginampanan ni Loretta Marquez, kung paano ninyo ito iniyakan at minahal noon, tiyak na maibigan ninyo ulit ito ngayon. Isa sa mga obra ng batikang direktor na si Lino Broca, ngayon ay isa sa telebisyon ng isa ring magaling na direktor na si Joel Lamangan. Kasama ang mga kapitapitagang artista na gaganap sa mga di malilimutang tauhan. Ang pinaka-inaabangang tambala ng bagong henerasyon, ang prinsipe at prinsesa ng teledrama sa hapon, Yasmin Curdy bilang Lupe, na ginampanan noon ni Sharon Cuneta, at JC De Vera bilang Cardin, na ginampanan ni Tonton Gutierrez. Dahil sa pagtupad ng ambisyon, Daigdig Mong Pasan ay hindi hadlang. Pasan Ko ang Daigdig.